Ingredients na kailangan natin, ito ang sibuyas, ang bawang, at ang manok. At syempre, dahil ginisang upo, kasama ito ang ating main ingredients. Ayan, ang ating hiniwang upo. Ayan, so maliliit lang yung hiwa ng upo natin. Ito, kailangan natin yan. At ang ating pampalasa, ayan, mamaya lalagyan natin. Ito pa yung isa nating ingredient. Ayan. Miswa. At ang mantika, kailangan natin yan. So, lalagyan natin ng mantika. Magpapainit tayo ng konting mantika bago natin ilalagay yung ating sibuyas at bawang. Ayan, ilagay natin ang ating sibuyas. Medyo dapat golden brown siya para pero huwag nating susunugin. Ayan, at hinaan natin ng konti. Medium fire lang, mga kasisi. Ayan. Then, ilagay naman natin ang sibuyas. Ayan. Ayan ang sibuyas. Ayan. So, pagsamahin lang natin sila until golden brown. Huwag susunugin. Magiging mapait siya. Bitter. So, dapat medium lang yung ating apoy. Ayan. Konting golden brown lang siya para masarap. Ayan, umaamoy na siya. Masarap na siya. So, pagkatas nito, ilalagay naman natin syempre ang manok. So, ayan, ilagay natin ang manok, mga kasisi. Yan ang magiging pinaka sahog natin sa ating ginisang upo. Para medyo maging malasa naman yung ating gulay. Ayan. So, kailangan syempre yung chicken. Medyo maluto-luto yan. Dapat medyo golden brown din siya. Yung sakto lang sa luto ba, mga kasisi? Ayan. Sinama ko yung ibang portion na medyo mabuto para mas malasa. Masarap kasi yung ganun. Medyo malasa-lasa siya. Ayan. So, haluin lang natin kasi masusunog yan, syempre. Kapag hindi natin hinalo. Ayan. Ayan. So, mga 5 minutes lang pwede na yan. Pwede na natin ilagay yung ating syempre susunod na ingredient, ang ating upo. Pagka medyo nakita natin na luto na yung ating chicken. Ayan. Lumalabas na yung mantika ng chicken. So, yung nilagay ko kanina ng mantika, cooking oil, eh, sakto lang para sa ating sibuyas at bawang, mga kasisi. Ayan, mga kasisi, lalagay na natin yung susunod nating ingredient, ang ating upo. Ayan. So, gaya ng ibang ingredients, hahaluin lang natin sila hanggang sa maluto na siya. Ayan. So, halu-haluin lang natin siya hanggang masangkot siya. Kasi masarap yan na
medyo masangkot siya siya. Tsaka watery na yan. Hindi na tayo masyado mag-a-add dyan ng water. Ayan. So, haluin lang natin para maghalo yung mga sangkap niya. Masarap kasi yung ganun. Ayan, mga kasisi. Ayan. Lalabasan yung water. Lalabas yung water dyan. Kasi yung upo, ma-water yan eh. So, hindi na natin siya kailangan lagyan ng maraming tubig. Kasi lalabas siya dyan. Ayan. So, wait lang tayo. Lalagyan natin siya konting-konti lang na water mamaya. Para lumambot lang yung upo. Then, after nun, pwede na natin siyang hanguin, mga kasisi. So, ito mga kasisi, dahil marami na siyang water. Ayan, lumabas na yung water niya dun sa gulay, sa upo. Konti na lang ang ilalagay nating tubig. Ayan. Ayan. So, 1 glass of water na lang yung nilagay ko kasi lumabas na rin yung water dun sa gulay. Ayan. Papakuloan lang natin siya. Siguro mga 5 minutes lang na pakulo. Tapos, ilalagay na natin yung miswa. Kasisi, kumukulo na. Kaya, nilalagay ko na yung miswa. Ayan. Konting miswa lang ang nilagay natin. Ayan. Para may twist ba ng konti. Ayan, mga kasisi. Ayan. So, yung miswa, madali lang naman tong maluto. So, papakuluan lang natin siya. Napakabilis lang naman yan. So, mga 3 minutes lang. Pwede na yan. Lalagyan na natin ng pampalasa na ginisa mix. Then, after nun, titikman na natin siya. At yan. Luto na ang ating upo with miswa. Ayan. Masarap siya ngayong tag-ulan kasi malakas ang bagyo sa bandang Leyte. Apektado dito sa atin. So, maulan din. So, ang sarap nito. Ayan, mga kasisi. So, ayan. Lagyan na natin siya ng pampalasa and then tikmanan tapos. Titikman na natin and then luto na ang ating miswa. Upo with miswa, mga kasisi. Ayan, ang ating dish for the day. Upo na nilagyan natin ng miswa. Ayan. So, ito na mga kasisi, ang ating finished product. Upo na nilagyan natin ng miswa. Ayan. So, kakain na muna tayo.